GMD, Paps, tanong ko lang kung sakaling nakaturist ka, tas kinasal ka dyan at yung pinakasalan mo is US citizen, ilang months ang process ng green card? Thank you and waiting for your next vlog. Ano yan? What? Why are you calling me? Parang sexy. Eh, ganyan naman talaga yun eh. Ganyan ka sexy? Oh, kakatakot naman yan. Naka-motion sensor talaga? Hindi, motion something. Ano ba yan? Nakakatakot. Shala! Ganda nito eh. Motion sensors ah. So, para takutin yung mga bata dito sa amin. Damn! Look, nakakatakot. Okay, turn on. So, pang Halloween, ano namin sa labas. So, ito na yung parang main, ano sa labas. Huh? Ganda, no? Ganda talaga siya. Ayan, o, tama. Every mask is scary. Even worse than the last. The performance top notch and never. Ang haba ng script niya. Rip away your courage until you have none and soak up your terror when I am done. Consider yourself warned from my mirthful pun that if you value the life, don't walk away, run! Okay, so paano to gagalaw? Asan yung sensor nito? Sa chan? Ganun. Okay, got it. Got it. Hey guys, kamusta? Ayan, so tapos na yung work ko. Today, ako ay pupunta sa the room place. Doon namin nabili tong dining set namin. Sorry ang kalat. So, ayan. Apat lang yung upuan, di ba? So, ngayon, si Commander bumili pa ng dalawa. Kasi anim talaga dapat to eh. Ngayon, pipikapin ko siya. Pipikapin ko yung dalawang upuan. Kaya, Lego. Ay, tas pupunta pala tayo kaila, ano, kaila Jess. Dala tayo beer. Para masaya. Alam mo. Yan. Three bats. Three bats tayo. Di ba normally two bats? Three bats tayo, guys. Tigda-dalawa lang kami. Yan ang alam. Hindi, dali na natin lahat. Ayan. Mahirap mabitin. Nakakaya kung bakit tigda-dalawa lang plus one. Kasi, you know, wala na tayo sa Pilipinas. Hindi na pwede dito ang, you know, habang nagda-drive. Kaya, ganorn. Okay, tara na. Nagugulat talaga ako every time na nakikita ako to. Say hi to our Halloween person. Wow. Gumagalaw yan, guys. Hindi lang nakasaksak, pero ano yan? Motion sensor. So, pag lumapit ka, magugulat yan. Yarn. Tapos dito, kukunin yung mga chocolates sa mga bata. Pag trick or treat, wait nga, may tumatawag. So, ayan, papunta na tayo sa doon, kila Jess. Ay, hindi. Kung pipikapin ko pala muna yung mga upuan, yung dalawa. Medyo tumubo na siya, oh. Green na sila. Dati brown na brown. Pero ang problema ko yung mga patsi-patsi. So, siguro, sedan pa natin. Bibili pa ako. Hindi ko alam kung ngayon o next year na ba. I don't know. Pero yung mga patsi-patsi lang. Bakit bili na rin ako kung may time ako bukas or ewan. Tingnan natin. Let's go. Hala, ah, madami pa. Okay, let's go. Ako sa labas ng room place. Shala, customer pick up. Tapos, yun, papasok daw tayo dyan automatic. Wow, sa automatic door. Ganun ba yun? Tapos tatawag. Tama ba? Please come inside or space. Tama ba? Or call. Oh, hala ka? I don't know kung ganito ba. Joke!
Hindi ko alam. Wait lang, mali yata yung ginagawa ko. Nalabas tayo. Akala ko naman papasok. Akala ko high tech. Hindi pala. Papasok yata dun sa loob ng pinto. Sige na nga. Papark na lang ako ng matin. Hindi ko alam. Sorry. So, ito yun. Ah, ito pa. Ito pala yun. Customer parking space. Ayan pala yun. Ayan number. Teka, hindi tayo sa room place. Wait, tawagan ko lang guys. Entered or recorded. If on site and ready for pickup, please press 1. Gracias por llamar the room place. Esta llamada puede... One eternity later. Hello ulit guys. So ito yata yung pinakamaiksing vlog ano. Well anyway, nakauwi na ako tapos i-set up na natin tong ano, tawag dito. Yung dalawang additional na upuan, 'di ba? Kasi nga sorry ang kalat. Apat lang siya. Yan. So i-set up natin dahil hindi pa sa na-assemble. Tapos itong mga pathway light sa labas, tinanggal muna namin kasi syempre para career mode yung ano natin, Halloween effects. Pakita ko lang sa inyo, ay wait. System is now disarmed. So, tayo ay medyo Halloween at fall na yung effectos natin sa bahay. Shoutout kay Commander, ang galing niya mag ano, mag-design-design ng ganyan. Konti pa lang, syempre. Unti-unti lang, guys. Kasi may Pasko pa. Ito, sakto to kasi fall eh. Ewan ko ba, pero yan yung ano namin eh. Oh, yan. May pa, ano, mga paganyan. Tsaka ako naiaano kasi ang kalat pa ulit guys. Nagaano pa kami. Aayos pa kami. And then, lalagyan ng mga candies and chocolates para sa mga kabataan dito. Kasi itong mga Halloween stuff. Sa labas yan syempre. Tapos ito, oh, diba, ready ng ready. Gandara boom boom pang. Oh, diba? Oh, Gandara. Tapos ito din yung sa labas. Papakita ko sa inyo. Nakakatakot. Ay, nakita nyo naman na. Pero di yung ano, yung effect. Eh, gabi, nakakatakot. Wait nga. Enough ko muna yung ano. Ayan o. Oh. Enough ko muna yung motion sensor. Maski ako nagugulat. Ewan ko ba? Tignan niya. Tapos yung mga ilaw. Improvise na namin. Nilagyan lang namin ng mga... Pero ito, pinalitan talaga namin yung... bombilya. So, naiiba yung color niya. So, ito blue yung ano, spotlight and then red yung ilaw sa labas. Amazing. Ay. So, medyo takot ako eh, kaya pinatay ko muna. Saka gabi na, guys. So, i-assemble ko muna to. Paano nga ba to? Mabilis lang naman dapat to. So yun. Ready na ba kayo? Tapos na! Tcharam! O, oh, diba kompleto na? Anim kasi talaga dapat yun guys eh. So, ayan na po ang ating dining mesa with 6 chairs and with kalat. Ayan, so ayan po ang itsura ng ating dining table na parang meeting room. Ayan, okay. Ang dumi, sorry. At pinakita ko lang sa inyo. Okay. Hello guys, ayan. Nakauwi na nga kami galing Wisconsin. So today, ipapakita ko sa inyo or i-update ko kayo dun sa grass na tinanim ko nung nakaraan. Medyo tumubo naman sa green na kasi diba dun sa video na yun, puro parang brown na brown, patay na patay talaga yung mga nag-grass eh. Ngayon, tumubo naman siya pero parang hindi pa ako satisfied. Ganyan kasi tayo eh, hindi tayo makontento eh. Wow! Hindi. Bumili pa kami nito additional. Ito naman, same brand pero Easy Seed pang patch and repair. Kasi nga, may mga ganito. Alam mo yun? So, ayaw namin ng may bako-bako or butas-butas na. No? So, magaganto tayo today. Titipirin natin kasi medyo maraming kailangan. Ano yun? Tapos medyo may kamahalan. So, tara. Labas tayo. Let's go. So, papakita ko sa inyo. Ang baho naman dito sa labas. Wait. Wait, ba amoy ng grass? So, ayan o. Oh. Yung itong mga to, kayang pagtyagaan eh.
Ang sinasabi ko yung nandun, tara puntahan natin. Ang sinasabi ko yung mga nandito. Feeling ko itong mga konting dilig lang yan. Pero karamihan green no, kasi nung last time na nagano ako, as in totally patay talaga eh. Eh ito, gaya nitong mga to. So ang gagawin ko is, bubunutin ko yung mga grass para ano man lang yung soil, dumiretso yung seeds. Ayan o, pakangit tignan, di ba? Itong mga nasa gilid-gilid. Tapos yung nasa harap, sobrang dami rin. As in, nakakabuisit. Ayan, di ko alam ba't hindi tumubo yung mga grass. Ayan, actually meron tumutubo eh, no? Yes, isa lang. Dalawa. Yun lang. Kaya, ewan ko. Tapos ito nga, may mga weeds pa din. So, isa-isayin pa rin yan. Ang dami, nakakapagod. Ba't ganun? Heist. Kaya, ayan. Bilisan natin kasi baka abutin na tayo ng gabi. Kaya, tara na. Mabilis lang to guys. Shoutout nga pala sa rake namin na bulaklak. So, ito yung itsura niya sa loob. Parang ano na yata, ano nga to? So, yan, combination ng mulch, seed, tsaka ng fertilizer. Kaya, ayaw ko paano gamitin, pero parang rekta na yata ito eh. Irerake ko muna yung mga dead na grass. Oh, mga dead na grass. Konyo. Let's rake muna yung ano, mga dead grass. Para sure na yung, para sure yung contact ng seeds sa soil. Okay. Ang hirap na ito ha. Hala, pag ito hindi tumubo, yari ako. Pag ito hindi tumubo, ewan ko na lang. Kasi hindi na siya nakakatuwa. Hala, hindi tumubo yun. Bad trip. Ang trabaho pala nito guys. Nakayuko pa. Ano ba yan? Alam niyo, parang kailangan ko pala kumuha ng, wait lang, kunin ko muna yung basurahan sa labas. Ito na lang pala muna sa maliit na basura na lang muna guys. Kasi para mabilisan. Wait nga, parang nakakatamad naman. Nakakatamad eh. Ang dami kasi. Ang daming gaganituhin. So parang maubos yung oras ko. Kamayin ko na lang kaya. Ayun, ang dami talagang patayot. Bad trip. Ano ba yun? Tinutubigan ko naman itong mga ito. Baka i-judge ako ng mga kapitbahay ko. Though, patay din naman yung mga grass nila. Hindi ko alam po tama ginagawa ko eh. Comment nga guys, comment down below. Pero ito kasi nakita ko sa Google. Tanggalin daw yung mga dead grass. Ito pala yung sinasabi ko guys. Tignan nyo yung sa kapitbahay. Ah, diba? Ang linis. Yung sa akin. Boom. Ano ba yun? Hindi ko alam. Wait. Nakaka-stress naman ito eh. Pero dito tignan nyo. Kasi diba nag-seed nga ulit ako dito. Dito nagsitubo na yung mga grass. Ayun o. Ang taas na nga eh. Pero iba talaga, hindi ko alam ba't hindi tumutubo yung iba. Kaka-stress. Gaya nito. Everyday naman ako nag sisi dito, pero hindi ko alam bakit ba't parang hindi sila tumutubo. Ito 'yun yung mga blue, 'di ba? Ayun oh, tingnan niyo. So, hindi ko alam bakit 'yung ganyan, kaya ito yata yung kailangan i-patch. Tara. Hello guys, welcome back to my channel. And shout out sa aking buhok na napakagulo na parang kimpi na hindi ko maintindihan. Anyway, so tapos na nga ako mag ano sa labas mag-seed ulit kasi 'di ba kulang ang daming patsi-patsi, ang hirap. Ginabi na ako. So sa mga bago sa channel na to, hello po sa inyong lahat. Ako si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, I make different videos about yung journey ko dito. Yun nga, yung mga Filipino living the American dream or yung buhay America vlogs. Nags. So, ayun, kung bago ka sa channel na to, sana naman masuportahan mo, no? Please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong upload. So, sinasagot natin yung mga comments sa last video. Kaya, without further ado, let's get into it. Carla Daya, hoy! Carla D! Hi, Sir Vince! Malapit, maka-sir!
Malapit na mag-spooky season. Throwback naman sa mga ginawa mo sa Pinas kapag spooky season here. So, sige, tatry ko ipakita yung ibang mga footages kung meron ako mga pang Halloween ganap sa Pilipinas. So, ito guys, kami nila Carla D, way back nung nasa Pinas pa ako, kapag Halloween season, meron kami palaging Halloween ganap sa office. Kasi previous coworker ko to si Carla. So, every year, meron kami pabonggahan ng mga Halloween decor, ganyan. So, palagi kami nananalo kasi karir na karir talaga kami. So, itatry ko ipakita sa inyo yung mga siguro clips nung mga stories ko sa IG or hindi ko sure kung na-upload ko dito sa YouTube eh. Titignan ko ha. Pero kung merong nakakaalam, please paki-comment naman dyan. Kung may nakahanap, salamat. So ayun, bilang malapit na nga yung Halloween ganap, meron kami pinaghahandaan dito. Kakaririn din namin ang Halloween decor kasi yung mga neighborhood namin, alam niyo naman dito sa Amerika, pabunggahan din ng mga ano. Kasi sa atin sa Pilipinas, Burmans pa lang, Pasko na eh. Dito guys, hindi. Meron munang ano, Halloween. Sa kanila kasi iba dito, pa-cute-cutean eh. Di ba mga pumpkin, ganyan. Guys, yung sa akin hindi. Antayin nyo, meron kaming mga paaswang dito, ganyan. Pero parang ako yung natatakot eh. Ano ba yun? So, ayun. Thanks Carla, pinaalala mo. At so, i-feature ko talaga dito sa vlog anytime soon, itong Halloween ganap. Kaya wala akong vlog last week kasi nga Wisconsin kami at medyo naghahanda kami for Halloween decor nga kasi medyo nakakapagod guys. Tsaka plus yung ito isang ano, isang pruweba yan guys na pinturahan ako kasi naghahanda kami ng yun sa Halloween nga effort. So thanks Carla G. Jan Aniseto, Sir Vin, Sabsin ka, minus point. Sobra, grabe naman. So, yun nga, kaya ako absent last week. Kasi nga, medyo na-stress ako dito sa, ano, sa grass na yan eh. Tsaka gumagawa kami ng mga Halloween decor. Brainstorming. And nagbakason kami ng saglit. 9296, hello po, kakarating ko lang dito sa Champaign, Illinois. Any tips po para makapag-start na ako agad mag-diving since wala akong license pa? Ito, tip, magpasama ka sa, kakilala mo na may license, syempre, alam nga mag-drive ka, papunta dun sa, ano, sa DMV or sa, yun nga, sa Secretary of State. Tapos wala ka lisensya, edi pag nahuli ka, edi yari ka pa. So magpasama ka sa kakilala mong may license dun, mabilis lang naman yun. Kung marunong ka naman na mag-drive sa Pinas, I guess marunong ka naman. Tip, huwag mo dadalhin yung Pinoy style driving dito sa Amerika. So marami dito yung mga stop sign, hindi stoplight tayo, mga stop sign. Sundin mo yun, kung sino yung unang nag-stop sa'yo, unang mag-go. So kung apat yun sa intersection, kung sino unang mag-stop, bigayan talaga guys. Hindi pwede dito yung unahan. Ganun, yun talaga yung tip na ano ko, disiplina. Tapos diba sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kapag may nakikipag-gitgitan sa atin, may nakikipag-unahan, yung ego natin na ano, hindi tayo papatalo dito guys, hindi. Bayaan mo siyang mauna. Kasi kapag nahuli yan, edi nahuli siya. Yun yung natutunan ko dito guys. Yun yung nabago ko sa way of thinking ko sa pagdadrive dito. Disiplina na talaga. Joseph Celeste. Hello Sir Vince, bagong subscriber dito sa channel na ito. At nakaka-enjoy talaga mga video mo Sir Vince. Sana mapansin tong comment ko. And Joseph Celeste, shout out to you. Gusto ko rin makapunta dyan sa US at grabe kaayos mga tao dyan. Hindi tulad dito sa Pilipinas na kung saan iniiwan ng cart doon na lang. Haha. Oo no, dapat kahit saan tayo pumunta. So ikaw, just Joseph Celeste, simulan mo na. Kunyari, pumunta ka ng supermarket, ibalik mo kung saan yung ano, yung cart. Hindi yung iiwan lang basta-basta. Be an example, be a role model, bro. Tapos kapag kumakain ka sa mga fast food, kasi kami, kapag kumakain kami sa fast food, siguro nung bata-bata pa ako, ganun iiwan mo, di ba? Pero nung medyo nagkaisip na ako, pag na kunyari, nasa fast food na lang, isang example, wala kang mangyaya dyan eh, di ba? So iligpit mo lang, makikita mo naman nasan yung trash bin eh. So, again, be a role model. Be a good citizen. Soon, makakapunta rin ako dyan. By the way, I'm a grade 12 student, sir, and malayo-layo pa ang lalakbayin. Haha. Ano ko ba? Mabilis lang yan. So, since grade 12 ka pa lang, or grade 12 ka na, pagbutiin mo lang yung pag-aaral mo kasi hindi mo na mababalik yung oras eh. Again, ang pagsisisi nasa huli. So, ayusin ang pag-aaral at para sa future mo naman din yan eh. Hindi naman yan para sa ibang tao eh. Always remember that. Seryoso ako, pero seryoso yung sinasabi ko. And you will thank me later. Kathleen Moon, no? Oh, Kathleen Buwan. Kapag ako nakapunta dyan, Sir Vince, ililibre kita ng NBA ticket. Oy, talaga ba? Easy screenshot ko to ha. Pag hindi mo natapad, papatulbo ko na, Kathleen. Kaso I'm a Lakers fan. Uy, Laker girl ka ba? And you're a Chicago Bulls fan. Ha, wala lang. Pa-shoutout ulit, Sir Vince. Shoutout to Kathleen Buwan. Hoy, itong ano ha, makahoyin. Yung NBA ticket ko ha, ililibre mo ako. Sige.
Tapos try nyo po watch ang vlog ng Tonyang. Oo, parang nakita ko yung mga vlogs nila before, pero yun, medyo same kami ng content. Jocelyn Kibal or Jocelyn Kibal, please look after your health to anak. Nak, hello ma'am, she... Lalo na on the days you're so busy, pa-shoutout for our family in Laguna, Las Piñas, and Pasay City. Thank you. Na may salamat po. Uy, grabe ang bait naman. Hey, Jocelyn or Jocelyn Kibal, or hello sa mga Kibal family na nandyan sa Laguna, Las Piñas, and Pasay City! Aray, sakit na ano. Ayun, hello, shoutout sa Kibal family. GMD, Paps, tanong ko lang kung sakaling nakaturist ka tas kinasal ka dyan at yung pinakasalan mo is US citizen, ilang months ang process ng green card? Thank you and waiting for your next vlog. So itong tanong na to, na-research ko na to. First of all, okay lang naman magpakasal when you're on a tourist visa sa US citizen. Pwede. Pero kapag ikaw ay nag-apply ng adjustment ng visa, in short, ipapakonvert mo yung visa mo from tourist to permanent resident, malaki yung chance na ma-deny siya. Bakit? Kasi mayroong tinatawag na visa fraud. Kasi yung main purpose ng tourist visa is travel and leisure. Well, possible ma-approve, pero baka malaki yung chance daw na ma-deny kasi nga visa fraud nga siya. Kung hindi man siya i-deny, maraming hihingin sa inyong proof or yung mga documents, kailangan nyo talagang ma-prove na ang inyong kasal ay in good faith. And I suggest, huwag nyo nang gawin yun. Pero again, kapag magpapakasal kayo sa isang US citizen, tapos naka-tourist visa ka, and the main purpose nung tourist visa is to get married here, pwede. Okay talaga yun. Pwede magpakasal. Pero ang nagkakaroon daw ng problem sa mga individuals na merong tourist visa is kapag nagpa-process or nag-apply sila for permanent residency. In short, yung tourist nyo, ipapa-convert nyo sa permanent resident, doon nagkaka-problem. Huwag nyo nang gawin. Huwag ganun. So feeling ko ganito yung magandang route na hindi magkaka-problem. Gaya ng sa brother nating nandito, yung palagi yung nakikita ang kainuman ko dito, si Parang Jess. Yung sa kanya yata, ang alam ko ha, naka-fiancé visa siya sa Pilipinas pa lang. So pagkarating niya dito, parang meron yatang 90 days para... Alam nyo yung 90-day fiancé. You're my best view. Ganun yun, yung palabas na yun. So, nasa Pilipinas ka pa lang, huwag ba't magtuturist visa ka pa, diba? Magpaano ka na lang ng fiancé visa, para pagdating nyo dito, you have 90 days to get married. At least yun, in good faith talaga yung marriage nyo. Kasi bago ka pumunta dito, naka-fiancé visa ka. See it with Kate. Hello sir, saan po kayo nagpapadala? LBC ba? Totoo ba yun na binabawasan sa Pinas ang balikbayan box? Hehe, uy. See it with Kate, first time ko magpadala. So, nagpadala ako. Tapos yung courier na ginamit ko is Atlas. Not sponsored, pero yun kasi yung palagi pinagpapadala ng tita ko yearly. Kaya feeling ko reliable talaga yun. So, i-update ko na lang kayo kung gaano talaga katagal yung actual ha, hanggang sa ma-receive nung family ko sa Pilipinas. Totoo ba yun na binabawasan sa Pinas ang balikbayan box? Di ba dati may ganong mga balita? Hindi ko alam kung nangyayari pa rin ngayon yun na yung pag dumating na yung kahon dun sa Pilipinas, parang nabuksan na, may nawawalang mga gadgets, mga ganyan. Hindi ko alam at hopefully sana hindi naman mangyari sa atin yun, no? Si Scar Daniela, hi Sir Vince, pwede po ba kayo mag-advise about sa mga gusto mag-travel abroad alone for the first time? Thank you. So ito, maiksi lang ha. Advice ko, if you're traveling abroad for the first time alone, kapag nalulungkot ka, reach out to your family and friends, lalo dun sa mga nakakakilala talaga sa'yo. Kasi sila rin naman yung makakatulong sa'yo eh. Effective yun. At kung busy naman sila, pero I doubt magiging busy lahat at the same time, di ba? Worst case scenario, keep yourself busy. Go out or... yun nga, magliwaliw, ganyan. Gaya ko, kunyari, minsan, ginagawa ko, nanood ako ng TV series, or nanood ako ng movie, kung hindi naman, nanood ako, naglalaro ko ng Mobile Legends, ganun, or yun nga, PS5, vlogging. So, palagi akong occupied, kaya, or ano, chores sa bahay, maglinis, ganyan. So, maraming ways. Or kung gusto mo nang kausap na hindi nasa circle mo, ako, pwede ako, sige, reach out to me, magbibigay ako ng advice kasi I've been there, alam ko yung pinagdadaanan mo. But, grabe, ba't ganun ako mag-search, napagod din. No? Pero, if you need someone to talk to na hindi naman part ng circle mo, I'm all ears. By all means, reach out, Instagram. Jazel Quine, KWYN, Satur. Max. Good day, Sir Vince. Musta po ang buhay dyan?
kahapon lang po ako nakasubscribe pero napanood ko na yung ibang vlogs mo. Sana makapunta na rin kami dyan. Tanong lang po sir, kung madali ba makakuha ng sasakyan kahit bagong dating lang dyan? Anong magandang sasakyan for family of five? Tsaka alin po maganda, diesel or gasoline? Thank you sir. PS, pa-shoutout naman po. Shoutout to Jazel Quinn sa Ture. Jazel KWYN sa Ture. Ang hirap nang bigkasin ng pangalawang word. Shoutout to you. So, kamusta ang buhay dito? Siguro nasagot ko naman na yon sa lahat ng vlogs ko, di ba? Nakikita nyo kamusta ang buhay dito. So, alam mo na yon. Pero so far, so good. Thank you, Lord. Next, salamat sa pag-subscribe. Tapos next na tanong mo is kung madali lang ba makakuha ng sasakyan dito kapag bagong dating lang. Madali lang kasi marami namang mga dealer dito na nag-o-offer ng kahit wala ka pang credit score, makakakuha ka ng kotse. Medyo mataas nga lang yung APR or yung interest rate nga. Pero madali makakuha. To answer your question. Pero kung meron kang relative dito, gaya nung ginawa ni Commander nung unang dating namin dito, yung tita niya yung nag-co-maker. So silang dalawa yung nakapangalan dun sa loan. Pero yung pinaka-kotse nakapangalan sa kanya, kay Commander, yung una namin kotse dati. Kaya nakuha namin ng sobrang baba yung APR, yung interest rate nga. Sobrang gandang deal. Kaya kung meron kang kapamilya dito na magko-co-maker for you, i-go mo yun kasi talagang malaki yung diferensya. Tapos ano maganda sa sakin for a family of five? Of course, kung medyo malaki na yung mga kids or kung palaki pa lang sila, kumuha ka na ng SUV. Tapos, yun, SUV talaga. Tapos AWD dapat, all-wheel drive. Okay din yung front-wheel drive, yung akin nga, yung Civic namin. Pero kung yung state na pupuntahan nyo is, yun nga, nagsusnow, di ba nga, winter, grabe. Kaya bumili kami ng Lexus na all-wheel drive kasi you don't wanna be stuck in the snow, bro. Naku, kasi kailangan nyo talaga, lalo pag nag-snow, may stuck kayo, guys. Naku, mahirap yon. So, kailangan all-wheel drive para, yun nga, pag medyo nalubog sa snow ng konti, may chance naman na makaalis kayo. Nakakatakot ma-stuck sa snow, promise. Kumuha kayo ng SUV na AWD, yun talaga. Kahit ano, basta. Tsaka alin po maganda, diesel or gasoline? Siyempre, gasoline. Dito naman, naalala ko dati sa Pilipinas, tine-check ko pa magkano talaga yung gasolina, ganyan kasi ang mahal, di ba? Dito, para kasi sa ano, kumbaga sa kanin, sa ating mga Pilipino, staple siya, guys, kasi dito wala namang mga tricycle, walang mga jeep. So, dito halos lahat ng tao may sasakyan talaga. Kaya yung gasolina dito, parang wala lang din. Kaya ano sa parte talaga sa nang gastusin mo. So, mapadiesel man o gasolina. I think okay lang. Kasi Lexus namin, SUV yan, pero gasolina yan, hindi yan diesel. Kaya yun, feeling ko ano lang, okay lang kahit ano. So yun muna today guys, maraming salamat sa mga naglapag ng comments sa last video. At kung nanonood ka pa sa puntong ito, maraming salamat kasi ibig sabihin tinapos mo yung video. Kung hindi ka nag-skip ng video, maraming salamat. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, I hope masuportahan mo, please click the subscribe button. And again, yung notification bell para updated ka every time may upload ako. I upload videos twice a week, Wednesdays and Saturdays. Pero minsan kapag hindi talaga kayo na-skid, nag-upload ako ng video at least once a week. Pero yun nga talaga schedule again guys, Wednesdays and Saturdays 6 or 7pm Manila time. And if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. At kung gamer ka, please follow my FB gaming page at yung YouTube gaming channel. Naks, kakasimula ko lang doon, wala pa masyadong gana, pero I don't know. Hanggang sa muli, and I will see you on my next video. Bye bye.